Babalik na kaya si Asta upang tulungan ng mga Magic Knights sa Clover Kingdom? At sasama kaya ang mga Ryozen 7 upang tumulong na kalabanin ang grupo ni Lucio Socrates? Dahil sa chapter na ito ay naghanda ang Black Bulls upang gumawa ng Door of Destiny upang ibalik si Asta sa Clover Kingdom. Dahil na-realize ni Captain Dorothy Answorth na sobrang kailangan nila si Asta. At siya lang ang taong hindi nakikita ni Lucio Socrates sa future. Dahil habang tumatagal ay mas lalong lumalala dahil ang Lucius na napatay ni Yuno ay hindi lang naging dalawa kundi napakarami na. At kung nahihirapan ng isang Yuno Greenbriel na patayin ang isang Lucius, how much more ang napakaraming Lucio Socrates na dumating upang wasakin ang Clover Kingdom. Kaya upang pabalikin si Asta sa Clover Kingdom ay pinagsama-sama ang tatlong pinakamalakas na mage sa Witch's Forest gamit ang special magic ni Finral upang isamon si Asta. At ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa chapter na ito, mga Lods. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana, mga Lods, tulungan niyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At paki-follow and like sa iba pang social media account natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong bagong video. Dahil magsisimula na tayo, mga Lods. So without any further ado, let's go! So nagsimula ang chapter na ito kung saan si Yuno ay nakapagbigay ng final blow sa katawan ng pinakamatindi nilang kalaban na si Lucio Socrates. By the way, mga Lods, ang title ng chapter na ito ay Doomsday Army, na ang ibig sabihin ay hukbo ng katapusan ng mundo. Dito nga ay bumagsak si Lucio sa gumuguhong gusali at mukhang napaka-fatal ang nangyari kay Lucio. Dahil sobrang tindi ang natamo nitong sugat na makikitang nahati sa dalawa ang katawan ni Lucio. Habang si Yuno ay napahinga ng malalim dahil sigurado siyang hindi na mabubuhay si Lucio Socrates sa ginawa niyang atake. Kaya sigurado na ang pagkapanalo niya sa laban nilang dalawa. Subalit biglang nagulat si Yuno nang naramdaman niyang si Lucio Socrates ay biglang lumitaw sa kanyang likuran at nag-unleash ng atake. Subalit agad niya itong nadepensahan gamit ang kanyang creation magic Spirit of Notus. Sa sobrang gulat ni Yuno ay napaisip ito kung ano ang ibig sabihin nito. Dahil hindi daw siya nagkaroon ng hallucination sa katawan na nakita niya at sigurado siyang natamaan niya ang katawan ni Lucio Socrates at patay na ito. Subalit ngayon ay mayroon pang isang Lucio sa kanyang harapan at mukhang hindi pa ito nagtamo ng sugat sa katawan. Pagkatapos ay lumipat yung scene kung saan nagka-crack ang mga gusali at mayroong kakaibang nakita ang mga Magic Knight sa itaas. Habang sinasabi ni Lucio kay Yuno na siya daw ngayon ay nagpo-possess ng soul, body, blood at bone magic to the point na kaya na niyang mag-create ng clone sa kanyang sarili. At si Yuno ay gulat na gulat habang sinasabi ito ni Lucio. Pagkatapos ay nagsisitaasan ng lahat ng mga gusali sa Clover Kingdom na parabang kinokontrol ito ni Lucio at tuluyan na talaga niya itong wawasakin at ang lahat ng mga tao ay nagsisigawan dahil gusto na nilang umalis sa Clover Kingdom. Sinabi ni Lucio na kahit hindi niya naabot si Yuno sa pamamagitan ng kanyang foresight ay siya pa rin ang nagtatagumpay upang tuparin ang lahat niyang plano at ang Clover Kingdom ay magiging binhi upang dito magsimula ang lahat at pagkatapos ay tatanghalin ng kanyang sarili as a wizard emperor. Dito nga ay makikitang mayroong lumilipad sa pinakaitaas ng himpapawid ng Clover Kingdom na hindi abot sa magic spell ni Yuno na Never Neverland at parang dito nagtatago ang tunay na katawan ni Lucio Socrates na makikitang sobrang relax ni Lucio, mga Lods, habang winawasak ang Clover Kingdom. Sinabi ni Yuno na kung dalawa ang katawan ni Lucio, ibig sabihin ay kailangan na naman niyang patumbahin ulit ang isa pang Lucio Socrates. Sagot naman ni Lucio na sino ang nagsasabing dalawa sila. Kaya biglang napadilat ang dalawang mata ni Yuno, mga Lods, dahil ang isang Lucio na nakita niya ay hindi naging dalawa kundi napakarami na. At ang lahat ng ito ay mga clone lamang ng katawan ni Lucio. So ibig sabihin kung si Yuno ay nahihirapan na talunin ang nag-iisang clone ni Lucio, how much more ang napakaraming clone na kaharap niya ngayon. At parang dito ata na-realize ni Yuno na hindi madaling kalabanin ang nag-iisang Lucio Socrates na tumalo kay Asta. Kaya sa pagbungad ng napakaraming clone ni Lucio sa harap ni Yuno ay sinabi ni Lucio na totoong malakas si Yuno, subalit hanggang dito na lamang ito. At masasabi kong si Yuno, mga Lods, ay wala nang ibubuhay
kuga. Dahil sa huling chapter ay sinabi niyang malapit na siyang umabot sa kanyang limitasyon. Pagkatapos ay lumipat yung scene sa mga Magic Knights na makikitang sobra itong nahihirapan na talunin ng isang Paladin's Angel. Subalit biglang dumating ang isang Lucius kasama ang napakaraming Paladin's Angel upang tapusin ang lahat ng mga Magic Knights, kaya napa WH-80 ang captain ng Purple Orcas na si Kaiser Grand Vorka. Kaya parang binagsakan ng mundo ang mga Magic Knights nang nakita si Lucius na paparating na may kasamang Paladin's Angel at sinabing wala na daw silang pag-asa dahil kung titingnan lang nila ng maigi ay napakadihado na nila at kahit anong gagawin nila ay hindi sila mananalo. Samantalang si Noel ay huminga ng malalim at hindi pa nawalan ng pag-asa at sinabi sa lahat na hindi pa, mayroon pang pag-asang natitira. Pagkatapos ay lumipat yung scene kung saan lahat ng mga Black Ball member except ni Noel ay nasa Witch's Forest upang humingi ng tulong dahil alam ni Vanessa na pagdating sa paghahanap ng tao ay walang ibang option na makakatulong sa kanila kundi ang Witch Queen lamang. Kaya nakikiusap si Vanessa na kung maaari ay tulungan siyang hanapin si Asta. Sinabi ng Witch Queen na inaasahan niyang pupunta ang Black Ball sa Witch's Forest upang humingi ng tulong dahil yun daw ang sinasabi ng kanyang hula. Kaya nagulat sina Vanessa at Magna na alam pala ng Witch Queen kung ano ang bakay nila sa Witch's Forest. Sinabi ng Witch Queen na ang batang may anti-magic ay nasa malayong lugar. Subalit napakalayo daw nito at hindi daw niya ito maaabot upang isummon directly. Kaya nang narinig nila na buhay pa si Asta ay napakasaya nila at agad nilang pinag-uusapan si Asta na tama daw ang kutob nila na buhay pa si Asta. Kaya sinabi nila na kapag bumalik si Asta ay gusto niya ito makalaban. Sagot naman ni Magna na ang swerte daw ni Asta dahil nakapunta ito sa malayong lugar. Kaya sinabi ni Vanessa sa Witch Queen kung ano daw ang dapat nilang gawin kung hindi niya kayang isummon si Asta. Pagkatapos ay may biglang dumating at sinabing wala daw problema. Kaya laking gulat ng lahat nang biglang dumating ang captain ng Coral Peacock Squad na si Dorothy Answorth. Sinabi ni Captain Dorothy upang talunin si Lucius ay kailangan nila ang tulong ni Asta, ang taong hindi nakikita ni Lucius sa future. At kapag ang tatlong pinakamalakas na witch sa history ng Witch's Forest ay magsama-sama ay walang bagay na hindi nila magagawa. Sinabi ng Witch Queen na ito daw yung unang bisita ni Dorothy sa Witch's Forest mula noong umalis ito na walang pahintulot sa kanya. At parang nasa tamang kalusugan naman daw ito. Sagot naman ni Dorothy na binubola lang daw siya ng Witch Queen. Dito nga ay pumayag ang Witch Queen na tulungan sila dahil nasa panganib daw ang buong mundo. Pagkatapos ay gumawa sila ng napakalaking circle na may maraming round arrays na para bang isang ritual na may malaking mana method. Sinabi ni Dorothy na sa pamamagitan ng special magic ni Finral, ito ay magsisilbing core na mayroong sukdulang pinagsamang magic. Kaya sa pamamagitan nito ay maaari nilang i-cast ang Door of Destiny at posibleng makakasama nila ang taong gusto nilang makakasama. Kaya napakamangha daw ng magic na ito, yan ang sabi ni Captain Dorothy Answorth. Habang si Fenral ay natataranta sa gitna dahil parang isasakripisyo daw ang kanyang buhay upang magkaroon ng Door of Destiny. Pagkatapos ay lumipat yung scene kung saan inihanda ang isa sa pinaka-importanting bagay ni Asta, ang kanyang Black Bull Robe. At makikitang isinuot niya ito upang umalis na sa Land of the Rising Sun at pumunta sa Clover Kingdom. At sigurado akong alam ni Asta na isasummon siya ng kanyang mga kaibigan papunta sa Clover Kingdom dahil kay Ryudo Ryuya na kayang makita ang lahat at kahit ang mga nangyayari ngayon sa Clover Kingdom ay alam ni Ryo at ang mga mangyayari sa hinaharap na hindi nakikita ng foresight ni Lucius. At hopefully mga lords, nasasama ang Ryozen 7 sa pagsummon ni Asta upang mas lalong nakaka-excite ang laban sa pagitan ng grupo ni Lucius at ang grupo ni Asta galing sa lugar na kinalakihan ng kanyang Captain Yami, which is ang Land of the Rising Sun. And by the way mga lords, walang balitang may break next week. Kaya aasahan natin sa Friday may bagong chapter, chapter 362. Kaya dito lang magtatapos ang ating kwento sa chapter na ito mga lords. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana mga lords, tulungan nyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At paki-follow and like sa iba pang social media account natin. At yun lang mga lords, it's time to shout out mga lords.